Sige, mamaya na lang. Nahihirapan ako mag-video. Dinitails ko lang doon sa inyo. Ah, okay. Mamaya lang. Pops, dansuhog na. The next, bali, inom na ako ng kamang. Ito na. Sobrang hirap, mga Pops. Grabe. Sige, bukas lang ulit. Bali, pagkatapos ka na itong inom ng gamot, is papahinga na ako. Okay. Bye. Gabi nga pala sa inyo, mga kapaps. Babaki ko sa inyo ang aking karanasan na bumago ng aking buhay. Kaya matagal akong hindi nagparamdam sa inyo, hindi gumawa ng video, is sa kasamang palatis, tinamaan ako ng coronavirus. Ngayon is nagsasuffer ako. Sobrang dami ng sintomas sa aking katawan. Talagang, masasabi ko talaga, talagang matatapang ang mga Pilipino. At matatapang lahat ang tinamaan ng sakit na to. Buhay akong saksi sa sobrang hirap talaga kung paano makarecover, kung paano labanan ang coronavirus. First 2 days ko is parang ano, parang impyerno, parang wala akong magagawa. Hindi ka pwedeng pumunta ron, hindi ka pwedeng pumunta dyan. Ganyan ang sakit ng corona. Alam mo, alam nyo mga kapaps, ang kakapitan nyo lang talaga is Panginoon. Ibibigay nyo sa kanya ang inyong buhay. Sabihin nyo na lang na God, kayo na bahala sa buhay ko, kayo na bahala sa pamilya ko. Tinamaan kasi ako ng sakit na to. That is, wala, nag-aano lang ako. Sabi ko, totoo kaya yung corona na yan? Ganyan. Sabi ko sa buhay, parang hindi naman ka ako totoo. Nag-iinarte lang sila ng ganyan. Pero boy, based on my experience, mga paps, sobrang hirap, sobra. Wala akong mababanggit sa inyo kung ano yung naging karanasan ko. Hindi, sobrang hirap talaga. Sobrang hirap ang labanan lahat. Kasi ng sintomas is nasa akin. Bali, ang naranasan ko ng pangatlong gabi ko is sobrang ginaw na ginaw ako. Wala akong kasama, wala akong ano rito. Wala na akong maisip nun. Naiyak na lang ako. Sabi ko, makakauwi pa ba ako sa pamilya ko? Kasi nga is delirio na ako eh. Naiisip ko yung mga namamatay, ganyan. Sabi ko, wag naman po ako. Sabi ko, ganun. Sawa naman ng Diyos. Hindi niya talaga ako pinabayaan. Hindi niya ako pinabayaan sa akin laban. Sa dami ng pagsubok sa aking buhay, ito
Ito ang pinakamabigat. Pinakamabigat. Hindi mo alam talaga ang maiisip mo pagka tinamaan ka na. Ano ba ito ang mangyayari sa'yo? Kinabukasan, mabubuhay ka pa ba? Yan ang tumakbo sa isip ko. Ang tinamaan ako ng corona. Inisip ko, pamilya ko, kailangan labanan ko. Wala akong masyadong pinaalaman. Yung pamilya ko lang sa Pilipinas. Yung mga kaibigan ko, hindi rin alam. Kasi nga is, ayoko silang mabahala. Ayoko nilang akong kaawaan. Pero sabi ko nga, sa sobrang ng lakas ng kapit ko sa Panginoon, lumaban talaga ako. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo pa ako ng pangalawang buhay para sa pamilya ko, para sa mga anak ko. Hindi ko dinodokumento para magpaawa sa inyo. Dinodokument ko yung nangyari sa akin para maging aware kayo. Ang corona ay hindi biro talaga. Lalo na pag nasa iyo lahat ng sintomas. Walang pipiliin. Gano'ng kamang kalakas, pahinain at pahinain ang iyong katawan. Yan ang naging buhay ko. Yan ang naging buhay ko sa kipaglabang ko sa kanila. Kay ubo, kay lagnat, kay hilo, sa ginaw, sa lalamunan ko, yung akala kong wala na akong panlasa. Pero kahit ganun, talagang pinipilit ko pa rin. Lahat ng sabi ng kaibigan ko, suob, kain ng orange, ganyan. Sinubukan ko rin. Pero alam nyo, ang isang natutunan ko dito is, ano man dami ng gamot mo, ano man dami ng kaibigan mo, sila makakatulong sa'yo, Panginoon. Kaya, ingat tayo palagi. Isipin natin talaga ang ating kalusugan. Walang makakatulong sa atin, kundi sarili natin at Panginoon natin at ang pag-iingat natin. Hindi natin kasi pwedeng i-blame yung nahawa tayo, nahawa sa ganyan. Ako hindi ko blame sa staff ko na nahawa ako sa kanya. Pero andun na yun eh. Inano ko na lang. Tinanggap ko na lang. Hindi ko pinaalam sa magulang ko kasi alam ko na mag-aano sila. Mag-aalala. Kaya marami akong pasasalamatan lalo na sa mga nurse na nag-alaga sa akin. Sa mga ibang tao na nakaalala is nag-alay ng praise sa akin para mabilis na paggaling ko. Sa mga makakapanood ng video ko, sa mga kapaps, hindi ako nagpapaawa, hindi ako naghihingi ng simpatya sa inyo. Is akin is, binibigay ko lang, or linalabas ko lang, or gusto ko lang ma-share sa inyo yung pinagdaanan ko. Nahihirap. Pinagdaanan ko na sakripisyo para lang makabangon. Kaya nga sabi nga nila, pag talaga nakabangon ka, warrior ka na. Warrior ka na sa sakit na to. Kumuha ako ng video ngayon, pero hindi pa ako masyadong magaling. Pero gusto ko yung i-encourage na kahit anong mangyari, laban tayo. Isipin natin, Panginoon, number one yan. Number one, lagi natin magiging kasangga kahit sa anuman. Walang sino man makakapantay sa kanya. Kaya malaking papasalamat ko siguro is ano ko natin. Bali, second life ko na rin. Yung sinasakanya ko naman talaga, inaalay ito.
Pasalamat ko sa pamilya ko, sa mga nurse na tumitingin sa akin, sa mga doktor. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam ko naman kung sino kayo. Bali, very thankful ako kasi nagtatrabaho ako sa isang hospitalist. Hindi din nila ako pinabayaan. Ilang pasalamat ko na hindi kagaya ng iba is talagang hindi nila napaproper treatment. Isa ko naman is the proper treatment kaya napas recovery ako. Kaya mga kaibigan, mga kamag-anak, mga pamilya, huwag na natin hintayin pa. Mag-ingat tayo, doble ingat. Sabi nga, lagi kong sinasabi sa inyo, stay safe, lagi. Ay, nagawa ko lang tong video ko na to is para pasasalamat na nalagpasan ko ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ko. Sabi ko nga, sa lahat ng mga nakasurvive sa sakit na to, isa tayong warriors. Isa tayong matatag. Dito tayo pinatatag. Ngayon is, kung may anuman darating na sakit sa atin, alam na natin kung ano ang magiging lunas sa atin ang Panginoon. At pagtitiwala, lagi siyang nasa tabi natin. Tandaan niyo yun. Hanggang dito na lang, mga kapaps. Salamat ulit sa mga nag-pray sa akin. Lalong-lalo na sa mga doktor at mga nurse na galaga sa akin. Hindi ko na kayo may isa-isa pa. Ay, hanggang dito na lang. Sana matapos na. Andyan na, nagkaroon ng mga bakuna. Parating na lahat sa buong mundo. Kaya ingat na tayo. Huwag na sana tayong dapuhan. Magkaroon na tayo lahat ng vaccine para matapos na yung pinagdadaanan natin. Maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang ang pakipaglabang ko sa salot na to. Panalo tayo. Mga kapaps, hanggang dito na lang. Stay safe. God bless.